Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Morena Lim Bautista para sa TVNet Weekend Report. Sa ulo ng ating mga balita, filing of COC sa lalawigan, maayos at mapayapa sa pangkalahatan. Kalapeña caregiver pinuri ng Israel Prime Minister at pinahanap ng Pangulong Duterte. At 192 tanumpa bilang bagong pulis. Sa detalye ng ating mga balita, dahil sa modernong panahon ngayon kung saan karamihan ng mga transaksyon at negosyo ay maaari ng online, ipinaliwanag ng DTI Oriental Mindoro kasamang ibang ka-partner agencies na hindi dapat katakutan ng digital marketplaces. Bukod pa dito, pinarangalan rin ng ilang mga partisipante at iba't ibang business establishments sa lalawigan na nag-ani ng ilang awards mula sa DTI. Magbabalita si Jao Marunilla. Sa temang Making Digital Marketplaces Fairer ng Consumer Congress 2018 mula sa Department of Trade and Industry, nagsagawa ang mga ito ng iba't ibang information dissemination kung saan bukod sa pagpapaalam ng makabagong plataforma ng pagnenegosyo at transaksyon, nagsagawa rin sila ng awarding sa mga partner agencies at mga partisipanteng nakilahok sa kanilang mga isinasagawang aktibidad noong Setyembre at Oktubre. Sa pangunguna ng DTI Oriental Mindoro na pinamumunuan ni Provincial Director Arnel Hutalia, tinalakay dito ang iba't ibang usapin katulad ng updated prevailing prices ng mga basic at prime commodities, ang bagong programa na DTI Suki Tindahan, ConsumerNet, at International Standards and the Fourth Industrial Revolution. Naging panauhing bisita rin dito ang Development Bank of the Philippines upang talakayin ang wasto at tamang pamamaraan ng pag-iimpok. At dumalo rin dito ang National Food Authority upang linawin ang isyong kinakaharap ng ahensya at mga patakaran sa pagbebenta ng mga retailed NFA rice. Samantala, binigyang parangal naman dito ang mga kabataang nanalo sa isinagawang Consumer Quiz Bee mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga aktibong Local Price Coordination Council members at mga business sector na nakatanggap ng Bagwis Award, kabilang na ang iba't ibang branches ng VPR Marketing sa lungsod ng Calapan at Bungabong. Pinasalamatan rin ang mga consumer organizations at mga business establishments na pinili sa Consumer's Choice Award. Binigyang pasasalamat naman ng ilang mga media partners katulad ng Philippine Information Agency, Provincial Information Office at ang inyo pong lingkod, ang Tamaraw Vision Network Media, upang makatulong sa pagpapakalat ng tamang impormasyon sa mga mamamayang Mindoreño. Sa huli, nagpapasalamat naman dito sa Provincial Director Hutalia sa lahat ng mga sektor na nakiisa sa naturang programa at pakikiisa sa mga aktibidad at proyekto ng DTI. Dito ipinapaalala nila na sa modernong panahon at mga makabagong transaksyon, wala aniya dapat ikatakot sa online market, maging matalino at maging alisto aniya sa pagpili ng mga produkto at huwag makipagtransaksyon sa mga kaduda-dudang online sellers at mga online websites. Sa ibang balita, isa sa tinalakay sa regular na pagpupulong ng City Care Forum na isinagawa noong Huwebes, 18 ng Oktubre, ang pagsasaayos at mga hakbangin upang mapangalagaan ang ipinagmamalaking Kaluangan Lake. Nagbabalik si Jao Marunilla. Upang magkaroon ng pagpaplano at mga alituntunin sa proteksyon at mga programa sa Kaluangan Lake at Baruyan River, inilatag ng City Environment and Natural Resource Office sa pangunguna ni Marius Panahon ang nabuo nilang management plan base na rin sa isinagawa nilang pag-aaral. Base sa report, nahati sa apat na zone ang Kaluangan Lake at ang Baruyan River na kumukonekta rito. Aniya sa Zone 1 na binubuo ng kahabaan ng Baruyan River, ito ay gagamitin at ilalaan lamang para sa navigation fishing. Ang Zone 2 ay nakalaan para sa ecotourism at ipagbabawal ang anumang uri ng pangingisda dito. We should offer tourist attractions like riverboat cruise, sa similar po sa Bohol. Environmental friendly recreational activities, kayaking wakeboard, pwede rin. And guided educational tours on biodiversity of ecosystem. So, ito siguro yung mga pangklase yung similar sa Lawan Lake. Sa Zone 3, nakalaan ng aquaculture kung saan 100 ang maximum na aquaculture ang papayagan na itayo dito na may sukat na 10 by 10 by 4 meters each. Aniya, 50 ang maximum aquaculture tuwing dry season at papayagan lamang na 100 ang maximum tuwing rainy season o tuwing tag-ulan. Tanging mga floating at extruded na feeds lamang ang papayagang ilagay sa mga naturang aquaculture.
Samantala, ang natitirang Zone 4 na may lawak na 50 hectares ang ilalaan para gawing reserved at protected area. Nakaplanong gawin itong isang mangrove sanctuary na magpapaganda sa biodiversity nito at poprotekta rin sa naturang lawa. Iminungkahi naman ni Rudy Cartesiano mula sa grupong Mindoro Movement for Change ang pagsasaayos at proteksyon ng Kalawangan Lake base sa natural na kalagayan nito at hindi aniya upang gawing isang fishing ground na kung saan ang mga genetic modified organisms o GMO na ipapakain sa mga isda sa loob ng mga aquaculture ay maari aniyang makapekto sa yamang tubig nito. Ako, ang maganda para sa nature. Doon tayo sa nature. Kasi pagkain nila gawang rich fishing ground, yung sinasabi ninyo walang tinikita ang mga nasa lakeshore residents, makakaroon mo yan. Basta ayos ang ating laws, ordinances, rules and regulations, by political will, at properly implemented. Ano po? Alternative po yung aking sinasabi. Hindi ko sinasabi ako'y tama. Pero sa kalikasan po tayo Sagot naman ng Sendro, parte rin ng naturang management plan ang kahit papaano ay makapagbigay ng kabuhayan para sa mga coastal barangay na nasasakupan nito nang hindi rin anila nasisira ang Kalawangan Lake. Sa uli ay naman kay Panahon, bukas ang kanilang tanggapan para sa suwestyon at mga panukala para sa inilatag na management plan. Magsasagawa pa rin anila sila ng pagpupulong upang ikonsidera at pag-usapan ang ilang mga suwestyon na ibinaba sa Naturang City Care Forum. Samantala, hindi man siya ay pinanganak sa Oriental Mindoro, dito naman niya piniling tahimik na manirahan kasama ang kanyang pamilya. Bagay na masasabi na isaaniya siyang Mindoreño sa isip at sa puso. Ang eksklusibong panayam kay bagong Bucor Chief na Canor Faildon sa ulat ni Jake Viray. Mindoreño ako. Hindi man ako dito ipinanganak pero dito ko pinipiling mahimlay. Ito ang pahayag ni bagong Bucor Chief ni Canor Faildon sa tanong na kung Mindoreño ba siya. Naging maingay ang pangalan ni Faildon nakaraang mga buwan na isa sa naghahangad na tumakbong gobernador sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Maraming Mindoreño ang nagduda sa hangarin nito na nila'y hindi naman tunay na Mindoreño. Sagot ni Faildon, ano ba ang kahulugan ng Mindoreño? Aminado siyang hindi siya dito ipinanganak, bagay na hindi naman niya kontrolado. Subalit ang lalawigan ang pinipili niya maging permanenteng tirahan kasama ang kanyang pamilya at dito na rin. Kung sakali, mahimlay. Ay, hindi ako pumilang dito. If I have an option kung kaya kong mamili na kung saan ako isisilang, pinili ko ito. But I have chosen this to be my permanent residence and to be where I will die and be buried. Pwede tayong mamili na saan tayo mamatay at ililibing. Pero kung saan tayo paano, hindi natin kaya pili. But I've been a voter of Oriental since early 90s. This is my provincial residence, so you can check that sa Victoria. Religiously, I vote. The last two elections, tingnan nyo, kasi hindi pa siguro natatapon yan, nakita nyo, bumuboto ako. I keep my private life very private because I'm a very controversial public person. So yung private life ko, hanggat maaari, hindi ko inilala. This is the first time that it became public where I actually live. Paliwanag ni Faildon, hindi siya tumuloy sa pagtakbo bilang gobernador sa kabila ng imbitasyon sa kanya dahil hindi naman siya talaga politikong tao. Isa niya siyang sundalo at kahit kailan ay hindi pa siya sumubok sa politika. Hindi, obviously, ako ay isang sundalo at I'm always dependent on the directives of the president. I work under his discretion. Yes, there's may imbitasyon ng pagtaong. Sinubukan natin alamin kung mayroon ba talagang seryosong clamor. Siyempre hindi natin alam yan dahil hindi natin natuloy. But siyempre naman, as a citizen, residente ng probinsya, tinignan ko rin yung possibility of running. But obviously, hindi naman po natuloy ito. And then, hindi pa rin ako sumubok in my entire life. So I'm clueless about what politics is.
Huling araw ng COC filing, nagtungo si Fael doon sa COMELEC, hindi upang mag-file ng kanyang COC, kundi ang suportahan ng kanyang common law wife na si Attorney Jel Magsusi, na naghain naman ang kanyang kandidatura bilang independent board member sa unang distrito. Magpabalik po ang TVNet Weekend Report. It's so, so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang Israel, ipinagmalaki ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang Pinay caregiver. Sumasalamin aniya ang nasabing caregiver sa husay at kabutihan ng mga OFW sa bansang Israel. Natuwa ang Pangulong Duterte at pagbalik nito sa Pilipinas ay ipinahanap ang naturang caregiver na si Lisbeth Francisco na isang lehitimong Kalapeña. Kilalanin natin siya sa report ni Jake Viray. Makasaysayan ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Israel. Bukod sa itong kauna-unahang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas na itinuturing ng Israel na isang kaibigan, lalo na sa panahon noon ng Holocaust. September 3 na magkita sina Pangulong Duterte at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay Prime Minister Netanyahu, 24,000 ng 28,000 Filipino sa Israel ay mga caregiver. Masayang pagbabahagi pa ng opisyal, maging ang kanyang namayapang ama ay inalagaan umano noon ng isang Pinoy caregiver. A remarkable phenomenon in Israel where thousands and thousands of families have taken heart from the support given by Filipino care workers to the elderly. I am one of those families, Mr. President. My late father, who died at the age of 102, in his later years, received incredible care by a caregiver from the Philippines, Lee, a woman of exceptional compassion and intelligence. She took care of my father's every need. And when he passed away, she took care of his brother's needs until he passed away. I, like many, many Israeli families, am deeply moved by this show of humanity.
Alam niyo ba na tinutukoy na caregiver ni Prime Minister Netanyahu na si Lee ay si Lisbeth Francisco, isang lehitimong Kalapeña, ipinanganak at naninirahan sa barangay Camilmil Lungsod ng Calapan. Anak siya ni Nalino at Melly Francisco. Matapos sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Israel, pagbalik nito sa bansa ay agad niyang ipinahanap si Lisbeth Francisco. Ayon sa Pangulo, nais niyang makilala kung sino ang caregiver na nag-angat sa pangalan ng bansa. Nais rin niyang pasalamatan si Lisbeth sa magandang imahe na ibinigay nito sa kanyang employer na sumasalamin sa kung gaano kahusay at kabuti ang isang OFW. Sana continue lang nila yung good, kasi wala naman akong narinig na Pilipinang hindi naging maganda ang pagtatrabaho sa Israel. Hindi ko alam, hindi ako nagbabanggit sa ibang bansa kasi nakafocus lang ako sa Israel kasi doon ako nang galing. Halos lahat naman kami doon hardworking. So continue lang at ang ginagawa naman natin lahat ay para sa family natin. So yun lang. At saka mensahe po natin sa ating mga Kalapeño. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga good comments. Sa mga grateful ako sa pagsasabing proud sila sa akin. Maraming salamat. Hindi ko man inaasahan na ganun. Ay happy ako para sa ating lahat, hindi lang para sa sarili ko. Kaya naman dito sa iyong bayan, ipinagmamalaki ka namin. Mabuhay ka, Kabayang Lisbeth Francisco. Saludo kami sa iyo. Sa ibang balita, buo na ang implementing guidelines kaugnay ng ordinansa hinggil sa paglilipat ng tricycle franchise sa lungsod ng Calapan. Ano nga ba ang mga panuntunang itinakda ng pamahalaang lungsod kaugnay nito? Si Mel Francisco magbabalita. Binilangkas na ang implementing guidelines para sa Calapan City Ordinance No. 35 Series of 2018 na may titulong An Ordinance Amending Resolution No. 132, City Ordinance No. 5 Series of 2010, otherwise known as An Ordinance Enacting the Code on Tricycle Franchising and Regulation in the City of Calapan and Appropriating Funds Thereof. Particular sa provision kaugnay sa paglilipat ng Motorized Tricycle Operator's Permit o prangkisa ng tricycle. Sa pagkupulong na idinaos ng Tricycle Franchising and Regulatory Board noong ika-9 ng Oktubre, inihayag ni City Administrator Attorney Adel Abbas na buo na ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng nabanggit na ordinansa. Base sa guidelines, kailangan mag-apply ng maglilipat o transferor at paglilipatan o transferee at mangyayari lamang ang transfer kung maisusumite ang mga sumusunod na dokumento. Para sa transferor, original na kopya ng notarized deed of transfer sa pagitan ng transferor at transferee, original na kopya ng MTOP at valid ID. Para naman sa transferee, barangay clearance kung saan nakatira at nagsasad ng transferee ay registered voter sa lugar, photocopy ng dalawang valid IDs kabilang ng voter's ID at anumang valid government-issued ID tulad ng SSS, GSIS, a driver's license at iba pa, police clearance, medical certificate ng transferee o driver at kopya ng ORCR. May babayaran rin transfer fee na 15,000 piso sa City Treasury Department. Sa oras na maaprobahan ang paglilipat, ang transfer ay mag-a-apply para sa bagong prangkisa kung saan magbabayad naman ito ng 5,600 piso gaya ng ibang napagkalooban ng pribilehiyo sa prangkisa. Sakali namang masawi o magkaroon ng permanent disability ang MTOP grantee, walang babayarang transfer fee kung ito ay sa anak o legal na asawa ililipat. Samantala, hindi rin maaari magmay-ari ng higit sa isang prangkisa at kapag inilipat ang prangkisa sa iba, ay hindi na muli magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng panibagong prangkisa. Iba po yung bayan, so pag inilipat na doon sa bagong may-ari, yung bagong may-ari, magkakaroon sa sarili ng prangkisa. So on top of the 15,000, magbabayad sila ng bago ang prangkisa worth 5,600. Nandun pa rin yung rule na hindi pwedeng dalawang residents sa may-ari. Okay? Tapos, at any given time na mag-apply ng transfer, ang effectivity lang ng transfer ordinance ay yung original period na nandun. So, halimbawa, may mag-transfer sa October 22, yung prangkisa ang itinatransfer, halang December 31 na. Yun yung naulit sa January.
Paglilinaw pa ni CA Abbas, inilipat man o hindi, lahat pa rin ng prangkisa ay dapat ma-renew honor before March 20 kada taon. At kung hindi ma-renew makalipas ang 9 na buwan ay otomatikong i-re-revoke ang prangkisa. Inaprubahan ng mga kasapi ng TFRB na dumalo sa pagpupulong ang guidelines at inaasa magiging epektibo ang polisiya sa 22 ng Oktubre. Matapos ang kanilang deklarasyon noong 12 ng Oktubre, sama-samang naghain na ang mga kandidato ng PFPLP ng kanilang kandidatura sa Provincial COMELEC. Ang mga naging kaganapan, silipin natin sa report ni Jake Viray. Sa 3rd araw na pagbubukas ng Certificate of Candidacy filing ng COMELEC, 15 ng Oktubre, sama-sama nag-file ng kanilang COC ang mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas at Liberal Party Coalition o PFPLP sa Provincial COMELEC. Pinangunahan ito ni Governor Alfonso Mali Jr. na tatakbo bilang kongresista ng 2nd distrito. Kasama ni Governor Umali ang kapatid ditong si Congressman Reynaldo Umali ng 2nd distrito na naghain naman ang kanyang kandidatura bilang gobernador. Tatayong vice gobernador naman ni Umali, si City Councilor Attorney Bel Tanyag. Nagpasalamat ang tatlo sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanila at naging bahagi ng kanilang buhay politika. Anila, marami pa ang dapat gawin para sa lalawigan at tulad sa kanilang battle cry, Mindoreño muna. Ito ang dapat. Well, alam mo ako, tinan mo, PA. Nag-PA kasi ako. Wala naman na bago eh. Nag-congressman ako, congressman PA. Nag-governor ako, governor PA. Ngayon, balik PA. Oh, kung magko-congressman, congressman PA. So, sa akin kasi, what you see is what you get. Inumpisahan nyo sa akin. Wala nagbago eh. Pareho lang eh. Hindi naman, wala naman na iba eh. Kaya sanay na sa akin ng mga tao. Even dito sa Kapitolyo, ganun din ang mga natin. Kaya palagay ko naman napakaganda ng ano. Napakaganda ng magiging mga resulta ng mga eleksyon ng mga kasama ko dito sa Kapitolyo. At least dito sa Kapitolyo pa lang. Eh, sa buong probinsya pa din natin. Napakaganda yan. Alam mo, doon sa lahat ng takbo namin, ito yung pinakamalakas na team na nabuo. First time. Ito naman, filing lang ito, election, isang araw lang ito, napaka-importante yung mga programa na dapat maibigay natin sa taong bayan. Kasi ito yung mga bagay na nag-bunsod sa atin para lumaban ng GOB. Ito rin yung sinasabi ni GOB. Sabi niya, Ray, ikaw na akong malili dahil napakahirap pag iba na naman ang namuno, iba na naman ang programa, yung mga sinimulan natin hindi matatapos. Kanya ganyan lagi yung problema ng Pilipinas. Samantalang tayo, yung aming pinagmula noon, na ako'y, kung naalala nyo, Deputy Commissioner, number 2 ako sa Customs, nung ako'y hilingin ni Governor Boy na siya'y congressman noon, na humalili sa kanya, kaya sabi ko ay sakripisyo kasi maganda rin naman talaga yung opisina na yun, pero wala nang gaganda pa kung hindi magsilbi sa sariling bayan. It's a very significant day para sa akin at para sa aming partido, ano, dahil formal na kami nag-file ng aming Certificate of Candidacy under ng Partido ng Federal ng Pilipinas at coalition with a Liberal Party. So, kitang-kita nyo naman ang aming lineup, kompleto at magagaling, mga lineup na subok na, may karanasan, may prinsipyo at paninindigan. So, this is a good day, not only for us but also for the people of entire Oriental Mindoro. Siyempre, ang ating prayer ay magkameron ng matahimik at maayos na eleksyon para sa dalawigan ng Oriental Mindoro. Ako naman ay aking pinapangarap na lumabas talaga kung sino ang mga karapat-dapat para sa mga posisyong aming tatakbuhan. At alam ko naman na matatalino mga taga-dalawigan ng Oriental Mindoro na pipili ng mga sa tingin nila ay mga lingkod bayan na higit na makakatulong, magmamalasakit at magbibigay ng magandang servisyo para sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Samantala, inantabayanan ng marami ang formal na paghahain ng kandidatura ng negosyanteng si Ginang Malu Murillo bilang kinatawan ng unang distrito ng lalawigan. Ayon kay Murillo, tutulma ng kanyang pamilya, nangingibabaw sa kanya ang pagnanais na makapaglingkod sa mga Mindoreño. Pag-isip-isip ko na kailangan ng bayan na may kalaban, mahirap kasi
maraming dapat gawin na hindi nagagawa dito sa unang distrito. So, I made my mind na kailangan ng bayan ako. Although may resistance from my family, pero I made the decision na ako na, para hindi na silang maghanap. Ang tagal nilang naghahanap eh. Nag-decision na ako. Hindi pa alam ng husband ko at ng mga anak ko. Ako na. Nung tawagan ko nga yung husband ko, sabi ko, pa, ako na. Anong ako na? Ako na magko-congresswoman. Nalaglag daw yung telepono niya. Tapos sabay tinawagan ko si Kong Aryu. Sabi, walang nagpwersa sa akin, walang nag-endorse sa akin. Basta sarili kong desisyon. So, ako na may taong paninindigan, may paninindigan ako na kung anong ginusto ko, pwede kong gawin. Pero alam ko na ito'y isa sa pinakamalaking desisyon na I have made in my entire life and I have to sacrifice for the people. Inihanda ko na sila at naghanda na rin ako. Sa ikalawang distrito, tatakbo sa ilalim ng partidong PFPLP sina incumbent board members May Talens at Ramil Dimapilis. Nagbabalik bukal na si Lito Camu at Emmanuel Benaventura kasama si Judy Ann Servando. Para naman sa unang distrito, kasama sa lineup ng partido sina incumbent board members Rafael Infantado at Paul Luna. Nagbabalik bukal na si Apollo Ferrarin at ang mountaineer na opisyal ng isang fraternity na si Marvin Ilagan. Kasama rin sa line-up ng grupo, subalit hindi pa nakakapaghain ng kanyang COC, si dating Associate Immigration Commissioner, Attorney Gilbert Repiso. Ayon sa mga kandidato ng PFPLP, lahat sila ay nagnanais ng malinis, maayos at mapayapang halalan para sa mga Mindoreño. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 192 police recruits ang nanumpa at sasailalim sa Public Safety Basic Recruit Course na gagawin sa unang pagkakataon sa Regional Training Center sa Bayan ng Bansud, Oriental Mindoro. Ang detalye sa ulat ni Mel Francisco. Matapos ang mahaba at masalimuot na proseso ng 2018 Regular Recruitment Program, 192 opisyal na nanumpa bilang mga bagong Police Officer 1 sa Police Regional Office Mimaropa, Camp Efigenio Navarro, Suki, Calapan City, 16 na buwang kasalukuyan. Sa nasabing batch, 172 mga lalaki habang 20 naman ang babae. Pinangunahan ang aktividad ng mga opisyalis ng Pro Mimaropa sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Chief Superintendent Tomas Apolinario Jr. kasama si Deputy Regional Director for Administration, Police Chief Superintendent Foylan Quedilla at iba pa. Sinaksihan naman ang oath-taking ng mga kapulisan at kawanin ng Promi Maropa, mga kaibigan at pamilya ng mga recruits. The recruits, the taking that you will take is a commitment of service and dedication. An oath that from today, you will start your duties and responsibilities to the PNP organization, to the people of the Republic of the Philippines. Formal na tinanggap ni Chief Superintendent Apolinario ang mga recruits upang maging bahagi ng pulisya at nanguna sa panunumpa ng mga ito sa katungkulan. By virtue of authority vested in me as the Regional Director Pro Mimaropa, I now accept the 192 successful PNP candidates for calendar year 2018 PO1 Regular Recruitment Program composed of 172 males and 20 females as police officer effective this day. Sa kanyang mensahe, inilahad ni Chief Superintendent Apolinario ang kasiyahan nito na mapabilang ang mga nasabing recruit sa PNP organization. Sa kauna-unahang pagkakataon rin, sa Regional Training School Mimaropa sa Bansud Oriental Mindoro aniya gagawin ang Public Safety Basic Recruit Course, ang unang pagsasanay na pagdaraanan nila ng 6 na buwan. Mahigpit rin ang tagabili ng opisyal na huwag magtatangka ang mga ito na gumawa ng anumang labag sa batas. I am truly delightful to see all of you.
as you advance on your new life as members of the prestigious Brotherhood of the Philippine National Police. For 6 months, you will undergo the rigid public safety basic recruit course, wherein you will learn the fundamental duties and responsibilities of a police officer, and that will be held for the first time at the Regional Training School, Bimaropa, in Bansud, Oriental, Mindoro. Meron ang kasabihan na wise is a man who learns from his experience, but wiser is the man who learns from other people's experience. So tayo dito sa Bimaropa, we learn from the experience of the other regions, from the other Scalawag Police, yung mga nakulong, yung mga natapon sa Mindanao, yung mga napatay. Huwag kayong magmadaling yumaman. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong bagay na labag sa batas. Malaki na ang sweldo natin. Malaki ang sweldo natin. You have the chance to engage in legal businesses. Bilang pagpapakilala naman sa mga bagong PO1 ng kanilang mga kakaharaping pagsasanay, gaya ng ibang mga recruits, sumailalim rin ang mga ito sa reception rights. Dito, naranasan nila mag-ehersisyo ng paulit-ulit habang binabasa at mapagod sa ilalim ng init ng araw. Unang pagsubok pa lamang ito sa katatagan ng kanilang pangangatawan at kalusugan. Matapos ang reception rights, binigyan ng pagkakataon ng kanilang mga kapamilya upang malapitan sila at makausap sa loob ng ilang minuto. Proud at masaya sila na matapos manatiling nakatayo sa kabila ng nakapanghihinang gawain. Samantala, matapos makapagpalit ng damit, kaagad naman silang i-turn over ni Regional Personnel, Human Resource and Development Division Chief, Police Superintendent Road Tumbaga kay RTC Mimaropa Training Director, Police Superintendent Roberto Odiver Jr. The 92 police recruits plus another 3 additional with a total of 195. All in good physical and mental condition for their 6 months public safety field training program. Phase 1 effective this day, and I hereby affix my signature this 16th day of October 2018. By virtue of the authority vested in me by the President of the Philippine Public Safety College and in my capacity as the Regional Training Director, Regional Training Center Mimaropa, I hereby accept the 195 police recruits, all in good physical and mental condition, for the 6 months public safety field training program, phase 1 of the public safety basic recruit course effective this day. And I hereby affix my signature this 16th day of October 2018. Ang 6 na buwang PSBRC ay susundan ng ilang buwan ring public safety field training program at basic internal security operation course bago sumailalim sa badge of honor ceremony o ang pagkakabit ng kanilang mga tsapa na sang simbolo ng kanilang pagiging ganap na pulis. Sa uli, paalala naman ng Promimaropa, kahit sumailalim na sa oath-taking, nananatili naman ang panawagan nila sa publiko na may nalalamang impormasyon hinggil sa kinasasangkutang kaso ng mga ito na ipabatid pa rin sa kanila dahil nasa 1 taong probationary period pa ang mga ito at hindi pa permanenteng pulis. Mel Francisco, TVNet, Newsline. Samantala, arestado naman ang 13 katao at nasawi ang isa pa sa magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan ng Police Regional Office Mimaropa. Nagbabalik si Mel Francisco. Isa ang binawian ng buhay habang 13 iba pang naaresto naman sa magkakahiwalay na police operation sa regyon ng Mimaropa ay 13 ng Oktubre. Ayon sa press release na inilabas ng Regional Public Information Office, kinilalang nasawi na si Marlon Calica na namatay matapos mauwi umano sa putukan. Ang bypass operation ay kinasala bandito ng mga tauhan ng San Teodoro MPS Drug Enforcement Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Nakatakas naman ang kasamahan ni Calica sakay ng motorsiklo habang na-recover sa lugar isang kalibre 45 baril, 12 sachets ang hinihinalang shabu at 1,000 pisong ginamit na marked money. Samantala, kabilang naman sa mga naaresto ang 6 na katao dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kasamang isang government employee at isang tricycle driver. 4 na wanted persons rin ang nahuli. Isa naman ang nasa kote sa paglabag sa RA 9175 at 2 sa violasyon naman ng PD 705. Sa kabuuan, 36 na sachets
case ng hinihinalang shabu, dalawang chainsaw at mga kahoy na tinatay nagkakahalaga ng mahigit 13,000 piso ang nakumpiska. Sa ibang balita, tatlo na ang opisyal na mga kandidato na maglalaban para gobernador ng Lalawigan. Nauna na dito si Vice Governor Humberlito Dulor na sinundan ni Congressman Ray Umali. At sa huling araw ng COC filing, opisyal na ding naghain ng kanyang kandidatura si dating Congressman Rodolfo RGV Valencia. Ang mga naging kaganapan, silipin natin sa report ni Jake Viray. Huling araw ng COC filing, kasama ang kanyang mga supporters at pamilya. Naghain ang kanyang kandidatura para sa gubernatorial position si dating Congressman Rodolfo RGV Valencia. Taong 2013 ang huling nanungkulan bilang kongresista si RGV, kung saan ay 9 taon rin itong naglingkod bilang gobernador ng Lalawigan. 5 taon na nakalipas, muli itong nagbabalik sa layunin anyang ayusin ang kalagayang pangkaunlaran ng Oriental Mindoro, partikular ng usaping kuryente. So from October 17, 11 o'clock to 1 o'clock is my best time, luckiest time for RGV. Well, ang una-una po natin gagawin ay isayos po itong problema ng kuryente. Lahat po kasi ng sektor ay apektado rito, wala exemption. Eh bakit po hindi maayos-ayos ito? So, patulutulungan po natin, ito po ay mayawa po ang Panginoon, maayos po natin ito. At dapat po sundin po ang mga, kung ano sinasabi ng pamahalaan, dapat po ito po ay respeto po ng ating po mga kababayan dito, ng mga private group at pati po ng Urmeco. Nag-survey po kami Nag-survey po kami sa 1st at saka 2nd district. Meron po kaming Bangon Mindoro survey. Ano ba problema nyo dito? Maniwala po kayo sa akin, no? Yung po mga may hirap nating kababayan, tuwan-tuwa na meron po pag-asa na pala. Totoo nga po, sa 45 days po kami na nag-survey, ay 20,000 po ang aming mga member agad-agad. Mga volunteers po yan. At makikita po ninyo yung dahilan nila. Kuryente, infrastructure, trabaho, livelihood, edukasyon, irrigation. Ang dami yung problema. Kaya nakita ko, hindi lang po kuryente. Marami pa po ang problema. At yung po 20,000 members namin na volunteers para sa second district, siguro po may awa po Panginoon. 3 months more, 50,000 na po kami. Ito po yung mga gusto kong tulungan, yung mga marami yung problema. Kaya nga po, kahit na mahirap po ang paglaban ng governor, ako po ay comeback lang eh. Pero kung naman po yung naniniwala sa Panginoon, tutulungan po tayo. Tatakbo si RGV bilang gobernador sa ilalim ng partidong Lakas CMD. Wala itong busy gobernador, subalit mayroon 2 kasamang kandidato para bukal sa 2 distrito na sina Emmanuel Averion at Romualdo Bawasanta at isa sa unang distrito na si Cyrus Maravilla. Nagpasalamat si Valencia sa kanyang mga supporters na nanatiling tapat at maaasahan anya sa loob ng mahabang panahon. As of 12 noon ng October 17, 3 kandidato na ang opisyal na pamimili ng mga Mindoreño para sa susunod na gobernador ng Lalawigan. Sina Vice Governor Humberlito Dulor, 2nd District Congressman Reynaldo Umali, at ang dating Congressman Rodolfo G. Valencia. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Naging maayos at mapayapa sa pangkalahatan ang filing of Certificate of Candidacy sa buong Lalawigan. Ang detalye sa ulat ni Jake Viray.
Mapayapa sa pangkalatan ang filing of certificate of candidacy sa buong lalawigan. Ito naging pahayag ng Provincial COMELEC hanggang sa huling araw ng pagsasara nito, 17 sa buwan ng Oktubre. Sa pagtatapos, mayroong 36 na kandidato ang nag-file ng kanilang COC, 2 bilang kinatawan ng unang distrito at 3 naman sa ikalawang distrito. 3 rin na naghahayag ng kanilang kandidatura para sa pagka-gobernador, 2 para sa vice-gobernador habang 26 naman para sa provincial board members. 13 dito ay para sa unang distrito at 12 ang maglalabang bukal sa ikalawang distrito. Pasasalamat naman ay pinaabot ng mga tanggapan ng COMELEC sa lalawigan sa lahat ng mga kandidato, supporters, media at ilang pang konsernadong grupo sa kooperasyon na ibinigay ng mga ito. Samantala, para naman sa usaping substitution, ayon kay City Election Officer Sunny Ramos, sino mang official candidate na duly registered sa isang political party o coalition na nag-withdraw, nasawi o dili kaya'y na-disqualified matapos ang huling araw ng filing ng COC, ay maaaring palitan ng isang kandidato mula pa rin sa kinaanibang partido at may pinanghahawakang nominasyon mula sa grupo. Ang pulisiyang ito'y epektibo mula sa nasyonal na posisyon hanggang sa munisipalidad. Kaya naman dito, ang listahan ng mga kandidato ay maaari pa ring mabago hanggang November 30, 2018. Ang isang kandidato, kung siya ay nominated by a political party, so doon pumapasok yung substitution. So kung sakali ang isang kandidato ay nag-withdraw, pwede siyang i-substitute ng member. Ito ay mangyayari lamang up to November 29. Dahil lang yun yung last day na kung saan pwede mag-substitute kung ang basis ay withdrawal. So, aside from that, yung ibang instances, like for example, yung na-disqualified, yung member ng partido, or namatay. So, yung substitution ay mag-a-apply sa kanya, pero may mga guidelines ang COMELEC. Like for example, dapat ay kaapelyido yung substitute para nga naman kasi na-print na. After kasi na November 29, ipiprint na yung official ballot. So, yun yung mangyayari. Dapat may restriction. Kumbaga, dapat yung substitute ay kaapelyido na nung pinalitan niya. Pero siyempre, yun nga, yung cost ay hindi na withdrawal. So yung other instances katulad niya ng death and disqualification. Ayon sa calendar of activities ng COMELEC sa bisa ng Resolution number 10429, magsisimula ang election period sa January 13, 2019 kung saan ipagbabawal na ang transfer o movement ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Kabilang na rin dito ang pagsasagawa ng COMELEC checkpoint at ang pagbaba ng gun ban. February 12 hanggang May 11, 2019, ang campaign period na itinakda para sa mga kandidatong senador at party list groups. Habang sa March 30, 2019, ang pagsisimula ng araw ng kampanya para sa mga congressional aspirants, elective regional, provincial, city hanggang municipal officials. May 13, 2019, ang araw ng halalan kung saan muling magtatakda at hahatol ang taong bayan kung sino ang uupong mga bagong leader ng bayan. Sa bayan ng Victoria, kinurnahan bilang bagong binibining Victoria 2018 si Minette Makalintal mula sa Barangay Pakyas, Bayan ng Victoria. Para sa taon-taong inaabangang binibining Victoria, ang ibang mga naging kaganapan ihahatid ni Jao Maronilla. Kinurunahan bilang binibining Victoria 2018 si Minette Makalintal mula sa Barangay Pakyas, Bayan ng Victoria para sa taon-taong inaabang ang prestihiyosang patimpalak para sa mga Victorians. Dito, 14 na nagagandahang Victorians ang nagtagisa ng ganda, kumpiyansa at talino habang inirarampa ang kanilang mga kasuotan sa kategoryang festival wear, swimsuit at long gown category. Dahil sa pagdagsa ng mga mamamayan ng Victoria bilang pagsuporta sa kanilang mga iniidolo at pambatong kandidata na puno ang gymnasium at kinailangan pang mag-setup ng projector para mapanood sa plaza ang naturang patimpalak na kahit walang upuan, dinagsa at patuloy na pinanood ng mga Victorians.
Samantala, nagpapasalamat naman si Vice Mayor Imelda Calio sa lahat ng mga nanood at mga sumusuporta sa mga ganitong uri ng programa na aniya ay para naman sa mga kabataan. Sa huli, tinanghal na 4th runner-up si Hans Banco mula sa Barangay Poblacion 1, 3rd runner-up si Jermeline Hatulan mula sa Barangay Alcate, 2nd runner-up si Marian Pantoja Rolon mula sa Poblacion 3, 1st runner-up si Kimberly Recinto Araza mula sa Barangay San Gabriel, at kinuranahan naman si Minette Makalintal bilang binibining Victoria 2018 at inaasahang maging kinatawan at lalaban sa susunod na Miss Oriental Mindoro 2019. For valid subscribers, try different kind of internet gamit lamang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, itype lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kalipunan ng mga balitang aming nakalap sa nakalipas na isang linggo. Para sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Limbautista, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay.